What's up mga kadogis? So yan, live time ngayon at mag-aasikaso tayo ng BCCI papers ng mga dog. So, ang purpose ng vlog na to, kaya ako binablog, eh para malaman nyo kung saan nga ba inaasikaso ang papers at gano'n ba kahirap ang mga steps nito para maasikaso. Yan. Kasi maraming nagtatanong na how to process, maraming nagpapalakad. So dito ngayon sa vlog na to, mag-stay kayo dito, panoorin nyo. At don't forget to like and subscribe, yan mga kadogis, kung bago lang kayo sa channel na to. And ayun, tara, samahan niyo ako mag-asikaso ng PCCI papers ng mga dogs ito. So ayun, kung dito ka man gagaling sa Makati, ayan, saan tayo dadaan, boss? Magsipay na lang. So ito mga kadogis, ang ipapa-change name kasi hindi akin yung name pa ng breeder, di ko pa napapa-change name. So yung mga tuta ko ngayon, yung nanay nun, yung dog, hindi ko pa na-change name sa pangalan ko. So kapag hindi ka pa napagpa-change name is hindi mo mare-register through online yung mga puppies. So wala kasing change name ng paper sa online. So pupunta ka ngayon sa branch nila sa mismong office para asikasuhin mo na ang change name. Kung hindi ka pa naman member, ganun din. Walang membership sa online. So, ang membership nun is sa office din. Kaya pupunta tayo ngayon ng malikin. Tanong na, yung kala nila, niloloko sila nang ilang nag-asikaso ng papers na, sa Marikin na nag-ayos. Ah, totoo po yun kasi wala na po yung sa E. Rodriguez. Nasa, na po tayo, sa Marikin na, dun sa mismong PCCI sa mga nag- i-eventan ng dog show yan sa PCCI talaga sa building. Doon po yung inaano ngayon sa main nila. So, doon po tayo pupunta. Ngayon dito tayo sa Makati. Sana umabot. It's 3 p.m. in the afternoon. And 5 p.m. yata, nag-close na. Yan. Tignan natin mamaya yung paano yung mga step-by-step natin gagawin at i-indicate din natin ang presyo. Yan, para yung sa mga viewers natin dyan may idea. Sasagutin natin ang mga tanong ng ibang mga kasama kong co-breeders. Yan. sige, ito yung mga most frequent questions sa pagpapayos ng papers. So, first question. Pagpapagawa ng PCCI papers, kung bago ka pa lang, kailangan mo na magpa-member. Kailangan mo muna magkumuha ng magpa-register ng kennel registration. Ang membership, more or less, siguro 500 to 1,000. Bukod yung individual membership sa kennel registration. Siguro nasa ganun din yung nag-range yung ano. Hindi ako sure pero mamaya malalaman natin. Ganun. Tapos, kailangan mo muna ipa-change name. Sinabi ko kanina, kailangan mo ipa-change name yung papers yung dam. Yan. Siguro ang process nito, ang process po ng BCCI is sabi nila, by sa announcement nila, is pinakamatagal is 6 weeks. Pero minsan, lumalagpas ng 6 weeks eh. So, siguro maximum na natin na 8 weeks, ganyan. Ang BCCI sa pagkakaalam ko is bukas sila ng Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. doon. Pwede walk-in doon. Walang, mas maganda nga pag malapit ka sa Marikina. Matagal ka, mabusisi din kasi ang process sa online eh. Mas maganda walk-in kasi hindi naman ganun lagi kadami ang tao sa loob ng PCCI. So, ito ang next na tanong ng iba. Ano nga ba ang requirements para magpa-kennel registration at magpa-member sa PCCI? So, pwede tulad. Hindi naman ganun kahirap ang requirements. Kailangan, hihingyan ka lang ng valid ID. Tsaka kailangan, may katunayan na member sa PCCI kahit wala ka pang
aso. Pero yung kennel registration, alam ko pwede ka rin magpa-kennel registration habang wala ka pang ano, i-advance mo yung kennel registration mo and membership mo. Habang di pa nanganak yung breed ko. Pwede. At tanong sa ng mga ibang viewers natin kung may posibilidad ba ma-reject ang kennel at litter registration mo. Tingin ko meron ano possibility na ma-reject 'yan lalo na kung hindi tugma yung date yung nung kapanganakan kasi naka-record 'yan eh mga previous anak ng dam mo tapos biglang magre-register ng bago tapos hindi match yung mga PCCI number tsaka yung mga birthday ng mga puppies. Siyempre naka-process sa system 'yan, malalaman nila kung totoo yung nire-register mo at hindi totoo yung nire-register mo. So, may karapatan silang mag-reject kung hindi tugma yung information na ibibigay mo. Ibang tanong naman, kung may binabayaran nga bang yearly payment sa mga renewal ang magiging membro ng PCCI. So, ang binabayaran po yearly ay yung kennel registration po at ang membership po. Yearly po yan. Naniningil po ang PCCI. Magkano yun? Siguro nagre-range ng ano, mga... Nag-iba kung ano-ano nga bang breed ang mga nare-register sa PCCI. So, honestly, mga kadogis, maraming breed kasi na pwede ano, hindi natin may isa-isa dito. Pero ang ano ko lang, yung mas ano sila, mas focus nila yung mga breed talaga na may origin, yung mga matatagal ng breed yan. Medyo hindi pa yata nila ina-accept ngayon yung mga bagong breed ngayon, yung mga bagong labas na breed ngayon, like Bully, ganyan, mga American Bully, Exotic, yan. Hindi pa ina-accept ng PCCI yan. Pero may sariling papers siya through AEC, UKC sa ibang bansa, yung mga Bully. Ang masasagot ko lang dyan, yung PCCI, mas prepare nila yung mga matagal ng breed. Kung ano yung mga breed na matagal na, yung mga history na, mga sinauna pa, yun, dun sila nagpo-focus. Tsaka, sa PCCI, bawal din yung mga pan colors, yung mga rare colors. Although, nare-register naman nila, kaso nga lang, hindi nila nilalagay doon. Yung totoong colors, siguro, ang nilalagay pa rin nila roon, yung mga standard. Example, sa French Bulldog. Ang standard lang is Pound, Piebald, Brindle, White, Cream. Kung blue yung French Bulldog mo at i-register mo sa PCCI, ang ilalagay lang nila doon, Brindle. Medyo pulong si Pied, tapos sa dulo, dibili mo ng Marikina. New member pala, kailangan din pala ng ano, mag-prepare kayo ng ID nyo. Yan. Ma'am, yung ano ko po, yung membership number ko, December 19 vlogs, okay na? 2020.
Ang numero po, A-N-N-U-A-R. Ako, double F. Change name kayo ng ano, ng damn nyo na hindi pa sa pangalan. Kailangan pa-change name nyo agad within, within ano? Late registration. Naka-lift eh. Gano'n po katagal, ma'am, yung kailangan i-change name po yung damn? 490 days. 490 days po. Na, ano lang? Kasi may papatsik, yun yung sasabay ko na rin itong change name ng isa ko rito. Okay, ma'am ba? Ano po? Okay, ano? Ano po? Tatlong lalaki po. Bakit di Casper, di Mayor? Ba't ganun? May Medi? Kasi hindi sila, ano, hindi sila pare-parehas ng initial. Kaya kailangan mo lagyan ng, ano, ng isang letra na pare-parehas sila. Kasi ang required yata sa ang required sa kanila pare-parehas ng first letter. So pwede ano lalagyan lang din sa una. Ah, kung magkakaiba. Oo. Kasi sa akin pare-parehas na A. Saan po to, ma'am? Yung pinikita mo? Para ano po yung purpose nito, ma'am? Naka-activate kasi dahil sa FCN niya, ano po yan? Matagal na po? Nagwari lang po na-review. Ah, okay. So, bukod pa po ito, ma'am, sa renewal year ng liter ng kennel registration, bukod pa po yung sa FCI? Lang po, once pa po. Ah, okay. Ang dogs pala. Kailin. Sabi para sa hindi po nakakalam, may bagong requirement po itong PCCI, ito, Kailin Name Registration. Sa lahat po ng member tsaka sa Kailin Registered, kailangan po mag-register dito sa FCI. O ang yung Federation Sinology International, FCI. Yan, kailangan mag-register. So, ang lifetime niya is 1,000 pesos. Kaya, may bago silang requirement. Okay na po. Ma'am, thank you po. Pasensya na po, ma'am. Ma'am. Okay na. But andyan sa resibo kung magkano yung mga binayaran? Oh, ito. No, yan. Tayo magpa-register. Ang binayaran po natin lahat is 4,464. Yan. Kasi may renewal. May isa pa api, sinabot ng 1,108. Inabot ng 1,000 yung bago nilang requirement, yung FCI registration daw. Kailangan yung mga kennel name ngayon is, ano, tatlong tuta na ba yan? Tapos, itong FCI kennel name, LBC, inabot lahat ng 3 puppies kasama yung mga renewal, inabot lahat ng 4,8. Medyo dumadami yung mga kailangan bayaran sa PCC. Medyo madugo. Ang dami na. So yun, ganito na naman tayo. Salamat sa panonood. Sana nakatulong tong mga info na to sa pag-register ninyo at para may idea na rin kayo sa susunod. Yun, kita-kita tayo mga kadogi. See you next time and out muna.